Bilang maing isda po, noong mga nakalipas na taon, medyo mahina ang hinuhuli namin dahil laganap noon ang mga illegal na palakaya, kagaya ng pagdidinamita, cyanide, tsaka iba-iba pang mga maling paraan ng panghuhuli. Noong dati, napakadaming isda talaga dito kahit anong palakaya. Noong dumating na yung malaking mga nadayo, parang nasisira yung mga kural, kukuha nila pati mga similya. Parang kami ng banong isda. Napipilit na kami nadayo sa malalayo. Nakakahuli kami, kailan talaga delikado pag inaabot kami ng mga sabas ko. Nalubog ang bangka, nakaranas na ako ng nalumbis mga lubog ng bangka sa lahat. Nagdagat po ako nung 12 years po, kasaganahan po ng panghuhuli ng mga isda. Maganda po talaga pangingisda noong unang pangingisda ko po nung bata po. Hanggang sa ngayon, unti-unti pong nahinahong panghuhuli namin. Pamula ko nang dumating yung mga malalaking mangingisda. Kasabay ng kabila ang problema sa pangingisda, isa pang kailangan pagtuunang pansin ay ang pangangalaga sa ating bahura o coral reefs. Coral reef, yun ang pagkain ng mga isda. Pag walang coral reefs, walang isda. In order na magkaroon ng maraming isda ang kapaligiran ng ating areas na malapit sa dagat, it's actually good if may awareness ang mga tao na magtulong-tulong para makagawa ng mga coral reefs. Dagdag din ni Januel Peras. Ang coral reefs po natin ay may priority. Siya po yung magsisilbi na parang baseline. Hindi na eventually yung lalabas na po dyan, yung natural coral reefs natin. Ang problema po natin sa Pilipinas, hindi naman po nagbabago yung ating land area, hindi po nagbabago ang ating coastal areas. Dumadami po yung tao na nakikinabang at gumagamit ng ating mga likasyaman. Kaya po, kailangan na po na pakikialam ng tao. Magtulong-tulong po tayo. At si marami po tayong susi na rin bukod sa populasyon, may problema rin po tayo sa climate change. Ang corals po ay very vulnerable. Kasi kaunting pagbabago po lamang ng klima, ang pagtaas ng temperatura po ng tubig sa dagat ay pwede na po maging sanhit ng pagkamatay ng mga coral reefs. Kaya naman isang solusyon dito ang maglunsad ng iba't ibang klase ng artificial habitat para sa mga isda. Maaaring gamitin ang mga jackstone-like reefs, square o cube at pyramid. Ipapaliwanag sa atin ni Jason Bonggaling ng DTR Senro, Calaca. Yung artificial reef o yung ating artificial habitat, so maganda siya kasi para siyang relocation para sa mga isda natin. Alam naman natin, ang corals ay tirahan ng mga isda. Breeding ground, feeding ground. So kapag wala silang matirahan, pwede sila mag-migrate, pumunta sa ibang bansa. Yung artificial reef natin na yun, kapag nag-spawn yung ating mga corals, ay pwedeng kapitan siya ng corals yung mga itlog, tapos doon na sila magbuhay. Tapos pwede na siyang maging foundation o base ng mga corals, ng mga baby corals. Isang halimbawa ng matagumpay na proyekto ng pagkakaroon ng artificial habitat ang narito sa Barangay Balaytige, na Sugbu, Batangas. Narito si Christopher Hermanez, isang bantay-dagat at Environmental Conservation Coordinator. Ang layunin po nito ay makatulong sa mamamayan ng Balaytige. Nagkaroon po kami ng artificial reef dito sa pamumuno po ni Mr. Alex Campbell, chairman po ng Save the Ocean Project. Ito po ay nilagay po namin dahil mayroon kaming giant clam at dumadami yung isda. Kasi pag madami po yung isda, kinakain din po niya yung mantel ng giant clam. Kaya naisipan po na maggawa ng isang artificial reef or artificial habitat para yung ibang isda ay lumipat ng kanilang titirahan. Magsimula kami ng artificial habitat ng 50 piraso. Yari sa semento, buhangin, at yung gilid nito nilagyan namin ng mga dead coral. Sa loob ng isang taon ay may tumutubo na po na coral. Ang artificial habitat ay ginawa ng makukluran ng mga maliliit na mga isda ng Balaytige. 4 years ago, umabot na po ngayon ng 170 na box. Napuprotektahan po namin ito ng ayos at tama. Malaki po talagang naitutulong ng artificial habitat sa pagpaparami ng isda. Kapag yung isda, lumaki na dito sa loob ng may artificial habitat, doon sila nanganganak at doon sila nagpapalaki. Narito ang ilang mangisda ng Barangay Balaytige na Sugbu, Batangas para ibahagi ang epekto ng mga artificial habitat sa kanilang pamumuhay. Nang tumawag sila ng migagay, natulong kami talaga ang gumagawa. No? Kami din naguhulog sa dagat sa magiging anak pa. Kaya makikinabang sila dyan. Si
siniportahan ko ho yan para ho din sa aming taga rito magdaragat o sa magiging anak kagaya ko ho, ang anak ko ho natututo na rin magdaragat. Di para ho kung kwan, meron silang magigis na din mapangingisdaan po. Pumula ho nga ho nung nagka-artificial ho sa amin, talaga ho siya binadaisan ho ng isda eh. Pagka nga ho kami nalangat, puro isda, mga dami ho nadikot sila. Maring ito na yung magpatuloy na tatahakin din ang iba pong mga mangingisda na hindi sila mag-isda ng illegal para mapabuti pa yung pangisda. Kasi nga kung hindi pangangalagaan, mauwi ito dun sa may dagat nga, wala namang isda. Sigurado, wala din ang mangingisda. Kasi kung walang mangingisda, sigurado wala kayong isda sa pagkainan niyo. Sa pagpapatuloy ng pagpapayabong ng ating karagatan, isang proyekto ng paglalatag ng artificial habitat sa Batangas ang inilunsad ng Opland Pamamalakaya Livelihood Program ni Sir D.V. Ikikwento ito sa atin ni Rowena Guanzon, Special Project Department Head ng D.V. Boer International Farm. Ang layunin ng programang ito ay tayo ay makapagdagdag ng bahay pangisdaan na kung saan ang mga isda ay mangingitlog at doon lalaki. Ang makikinabang dito, karamihan po ay ang mga nasa pampang na mga mamamayan, ang ating mga kasama na mga mangingisda ng ating Opland Pamamalakaya. Tinulungan tayo ng ating mga kasamang mangingisda sa Opland Pamamalakaya, kasama ang local government unit ng Calatagan at ng Menro, tayo po ay nagsagawa ng ocular inspection kung saan pinuntahan natin isa-isa ang mga lugar dito sa Pagapas Bay kung saan suitable na ibaba ang ating mga artificial habitat. Ang Pagapas Bay na kung saan natin inilagay ang ating mga artificial habitat ay awardee ng masagana at malinis na kapaligiran ng BIFAR, kung kaya't dito natin dinala. Kasama natin sa pagtataguyod at pagpapatuloy ng programang ito ang Philippine Air Force, Armed Forces of the Philippines, and the Philippine National Police. At ang ating mga private divers sa pamumuno ni Ms. Joyce Houghton. Malaking maitutulong sa, lalo na sa Batangas, which is coastal area. Noon, instead na magpupunta sila mag-deep sea fishing, then dito na lang sila sa paligid, hindi sila malalayo sa kanilang mga pamilya. So ang ginawa ni Sir Dexter is, it was a good advocacy niya and it's also a good advocacy for us and everybody. Hindi lang niya tinutulungan para magkaroon ng artificial reef, tinutulungan din niya na mag-start ng negosyo ang kada fisherman at mayroon silang ikabubuhay. It was very good experience because nagkaroon tayo ng mga bisita from the U.S. Embassy, from the Civil Military Affairs. They were so glad that they were able to help as well. At sila din, makakatulong din sila sa atin later on in any other projects and they can make suggestions. Bukod dito sa ating pagpagbigay halaga sa ating mga yaman dagat, it's that yung ating spirit ng bayanihan. Because bayanihan, we can never borrow. Sa pakikipagtulungan, lahat ng gawa ay magiging madaling tayo sa sana-sana. Ako po si Brigadier General Edward Dibago. Ako po yung wing commander ng 710 Special Operations Wing. Charge po rito as force provider dito sa Batangas. Ang aking pong mga unit dito ay 730 Combat Group. Actually, ang role po dito ng 730, isa po sila sa nag-collaborate para magkaroon po ng livelihood to support the livelihood, lalo na po sa ating mga indigent na mga fishermen. Po kasi nakikita naman po natin yung ating mga karagatan dito, wala na po dito sa Batangas, is exploited. We have so many problems like illegal fishing, cyanide, dynamite. So ito pong artificial reef, it will slowly maka-attract po siya ng mga isda at mag-develop po siya ng mga reef. In the long run, ito po yung magdadala ng mga isda at magkakaroon po tayo ng magandang breeding ground. Kami yung naka-assign sa assessment and kami din yung sa monitoring. Kami kasi yung leading agency na talagang nangangasiwa din sa ganito bukod sa BIPAR kasi concerned din namin ang corals. Una, dapat hindi natin siya ilalagay doon mismo sa corals. Dapat malinis, buhanginan. Kapag nag-spawn yung corals, pwedeng kapitan yung ating mga artificial reef and then magkaroon ng bagong coral community. Dapat magkaroon tayo ng restriction, no take zone muna. So maganda dapat alagaan muna natin para talaga makamit natin yung magandang outcome ng ating project. Kaya naman ang mga mangingisda ng Batangas, lubos ang pasasalamat. Maganda hong nangyari ho ng gayon kasi nakatulong ho sa amin. Hindi ho lang po sa amin, pati yung mga turista ho, mga dumadayo sa aming lugar. Pati yung mga anak namin, makinabang din ho pagdating ng panahon. Nakalaking katulungan ho sa amin lahat. Sir Dex,
Maraming salamat po sa pagtitiwala niyong binigyan niyo kami ng ganitong proyekto. At ito po yung lubos na nakakatulong sa aming pamilya. Pangako po namin na aalagaan namin ito at pagyayamanin pa. Kung ano yung tulong na binigay mo sa amin, susuklian namin yun ng pagsisikap, tiyaga, at pagtulong pa rin sa ibang mangingisda. Ako'y nagpapasalamat na binigyan kami ng pinagkatiwalaan kami ng ganito. Narin kami din na kami dadayo doon para mga well, dito na lang kami dahil magkakapirahan na din naman ng isda. Hindi yan. Maraming salamat. Maraming salamat po! Tayo ang susi para mapanumbalik ang kasaganahan ng ating likasyaman. Hindi man natin batid ang agarang epekto ng proyektong ito, kung tayo ay magsasama-sama at magtutulungan para sa iisang layunin, siguradong walang imposible na hindi kayang abutin. Kung gusto natin ng real na pagbabago, yung masihan, real sincere person and expression, undertaking this change, this positive change.